Ngayon ang Panginoon, tayo ang lahat ngayon ay narito upang iyotin sa uli ng tugan si John Ervin. Bahagi ho na kung saan ay nais rin nating samahan ang kanyang mga mahal sa buhay sa pagkawala ni Ervin. At nawa ko no, ay ang banal na kasulatan mula kay San Lucas ay patuloy namang magpaalala sa atin. Minsan sabi na natin ay bagamat maraming beses natin narinig, palaging maging handa. Pero kapag dumating na mismo sa atin, ay iba. Iba ang impact. Iba ang dating. So bahagi ho na kung saan ay tayo ay pinaghahanda ng Diyos sapagkat nakita natin na rin yung biyaya ng buhay. Pagkakataon na kung saan ay patuloy tayong magpasalamat sa biyaya ng buong mikapag na ipinagkakalawag sa atin. Well, para kay John Ervin, sa panahon na inilagay niya sa daigdig na ito, ay magpasalamat din tayo sa Diyos. Bagamat maiksi lamang, pero naging bahagi ng inyong buhay. Kaya po, every time na kayo ay titingin sa orasan, ay magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo ay pinagkakalooban pa ng biyaya ng buhay na ating pinapakinabangan sa ngayon. Kaya po, huwag niyong kalimutan palaging magpasalamat sa biyaya ng mikapag. Pero kaagiban nito ay ang paghahanda. Paghahanda natin, anytime ay pwedeng bawiin ng Diyos yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Alam natin, pero hindi lamang yun. Alam natin na pwedeng kunin ng Diyos ang buhay natin anytime, pero tanong ay, handa ba tayo? Handa ba tayong mamatay? Handa ba tayong mamatayan? Kalimitan po ang sagot ay hindi. No? Bahagi yan. Kasi gusto natin kung maaari yan ay tayo ay mabuhay. Nais ng Diyos na patuloy tayong mabuhay sa amay, hindi sa buhay na walang hanggang sa langit. Huwag yun ang huwag natin kalimutan. Bagamang binawi na ng Diyos ang buhay ni John Ervin sa daigdig na ito, ay nananalig na rin. Hindi niya lang binigyan ng buhay si John Ervin sa daigdig na ito. Siya rin ay binigyan ng buhay sa buhay na walang hanggang sa langit. At yun po naman yung huwag natin kalimutan. Ito po yung ating pananampalataya. Kaya nga sabi na natin no, ay bahagi no, na ipinagkakalawag sa atin sa biyaya ng binyag. Sabi nga po minsan ng iba, bakit tayo nagbibinyag ng bata? Ay bahagi mo na kung sarihin ay binibigay ng buhay na walang hanggang. Ay bata pa lang yan. Sabi na ni Jesus, hayaan niyang lumapit sa akin ng mga bata. Bakit? Sapagkat nasa kanila ang paghahari ng Diyos. So bahagi mo yun na huwag natin kalimutan. Sigurado rin naman si John Ervin ay tumanggap ng biyay ng sakramento ng binyag. Siguro naman wala pa namang nagagawang malaking kasalanan niya.
well, maliban siguro sa mga pagkakataon na yan ay sumagot sa magulang o hindi nakasimpa pag-araw ng Linggo. Pero ito'y bahagi yun ang usahan sa kanyang edad ay yun ay bahagi yun ang usahan ay maunamaan na ng buong may kapang. Pero yun ang wag mo natin kalimutan. Alam nyo, yung sakramento ng binyag, sabi na ng iba'y bakit tayo nangibinyag ng baga? Kasi nga, ganun yung grasya ng Diyos. Yung buhay na ipinagkaloob sa atin, na as long as hanggang tayo tanggapin ang ating pananampalataya kay Jesus, ay hindi niya ipagkakait sa bawat isa sa atin. Kahit na yan ay pangunan. Doon natin rin na makikita yung alin. Yung pangunguna ng grasya ng Diyos. Hindi tayo napunta sa langit sapagkat marami tayong ginawa ng mabuti. Bagkos, tayo'y gumagawa ng mabuti kasi maliwanag na rin. Tayo'y inangkin ng Diyos para maging kabilang niya sa kanyang kaharian sa langit. At yun po yung pinangahawakan natin, yung pangmuna ng grasya ng Diyos. Pangmuna, pero kung susunod, pero susunod ay di yung pagkilos, pananalita, pag-iisip, at gawa. Siguro naman hindi naman sisingilin ng Diyos si John Evil sa lagina ng kanyang kabataan. Pero yun naman ay huwag nating kalimutan na patuloy tayo magpasalamat sa biyaya na ipinagkakaroon ng Pumili Kapag. At sana rin po ay every Sunday isama ninyo sa inyong panalangin si John Evil. Hindi lamang na ipagdasal siya ng kumunikalit na nawa maipagdasal tayo ni John Ervin sa harapan ng Diyos. Sige na ginagawa natin sa mga santo at santay. Kaya masabi na natin ay ipanalangin mo kami. San Isidro na Badon, ipanalangin mo kami. Mahal na Beruel ng Natividad, ipanalangin mo kami. Kanino ipapanalangin sa Diyos? Kay John Ervin, pwede rin ko natin sabihin. John Ervin, ipanalangin mo rin kami. Bahagi mo yun. Sabagat tayo naniniwala na agad. Siya ay kapiling na ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. At nawa mo, yun ay gawin namin, lalong-lalo na kapag kayo magsisimba pag-araw ng Linggo. Alam nyo, hindi natin napapansin. May komporsyon sa misa na palagi natin inaalaga yung ating mga mahal sa buhay na yumako na. Muntunsin na nagkawaan mo na aming mga kapatid na yumako at ang lahat ng misa na sa daigdig na ito. Yun ay pinabanggit ko sa loob ng pripasyo sa banal ng pagdiriwang ng misa pagkatapos mo ng konsagrasyon. Kaya bago pa rin mandin ang misa, isama yun na sa intensyon. Bahagi mo yun na kayo ay may, hindi lamang may kung ipagdarasal ngunit alin ipagdarasal ninyong alin na kayo ay tulungang ipagdasal sa harapan ng Diyos. Kasi yun po yung gawain ng mga natin sa buhay na yumako na. Na naniwala tayo na tutulungan din natin. Tutulungan sila. Tutulungan tayo nila. Upang habang tayo naririto pa sa lupa, ay tayo ay magkasama-sama doon
sa kanyang kaharian o sa langit. So tanggang panahon na inibigay ng Diyos sa bawat isa